So, good evening po sa lahat. Tayo po ay nasa huling part ng ating series for this month of January. Ang pinag-aaralan po natin is the God of new beginning and the God of happy ending. At sinasabi nga natin, when it is not yet happy, it's not yet the ending. So, ang Diyos na to ay hindi, bagamat Diyos siya ng lahat ng lahi, no? Pero hindi siya Korean. Alam mo, minsan lang kami nanood ng Korean telenovela. Alam mo yung Jumong? Sad ending. Wala noon, di na ako nanood ng telenovela ng Korean. Tapos may nasundan pa yon yung, ewan ko, yung sniper, yung tinira, yung ano, yung bida doon sa kotse. Magkakatuluyan na sana sila. Biglang hindi natuloy. Iris ba yon? Parang ganun. Ayan, so, si Lord hindi ganun. Sa Panginoon, ang ending ng buhay, huwag lang puputulin sa gitna. Huwag lang tatapusin ang istorya. Tatapusin mo lang hanggang dulo ang ending happy. Sabi mo sa katabi mo, happy ang ending kay Lord. Huwag lang putulin. Huwag tapusin. Okay? Minsan, nanonood tayong pelikula, nabalas na tayo, dahil talo yung bida, pinatay natin, di ba? Hindi natin natapos yung ending, kaya hindi masaya. So, previously, pinag-aralan po natin the book of Ruth, the story of Ruth, kung paano sablay-sablay yung simula nila. But at the end, the Lord is good and merciful, pinatawad, nakabalik, na-restore, ginamit pa para pagpanggalingan ng lahi ng tagapagligtas na si Jesus. And then, ano po yung sumunod? Sana nasusundan nyo yung series natin. Ano po yung sumunod na topic? Kaninong kwento? Hello? Kay Jacob. Okay, kay Jacob, nagkagulo-gulo, family problem, family disputes, no? Lahat ito may problemang related sa pamilya, and then lumala, pero God gave Jacob a new beginning and a happy ending. Then, ano yung sumunod? Kaninong kwento naman? Okay? Joseph. So, kailangang masundan nyo. Okay? So, si Joseph na anak naman ni Jacob, ganun din nangyari. Family problems din, gulo-gulo. But at the end, nagkaroon ng forgiveness, nagkaroon ng restoration, nagkaroon ng reconciliation. So, yun yung happy ending. Ngayon, itong mga nabanggit ko, si Ruth, si Jacob, si Joseph, nagsimula may problema. Nagsimula sila sa pamilya nila, meron ng mga issues na hindi magaganda. Yung isishare ko ngayon sa inyo, walang ganun, kakaiba ito. Matuwid, maganda yung simula. Pero bandang gitna, nagkagulo-gulo, nagkaroon ng mabibigat na problema, pero at the end, naayos at naging masaya ang ending. Sino po yun? Sinabi ko na kagabi sa funeral service, topic natin si Job. Si Job. This is the worst story na nasulat sa Bible. Okay? This is the worst na pwedeng maranasan ng isang tao, personal. Okay? This is the worst story that could ever happen to man. Kaya nga minsan, sa totoo lang, ayoko talaga ituro ang Job. Kasi nagugulumihanan ako tuwing itinuturo ko to. Kaya lang nakailang turo na ako dito dahil kailangan. So, bakit ito nasulat sa Biblia? Bibigyan ko na kayo ng conclusion bago pa tayo mag-intro. Nasulat sa Biblia itong worst story na to, pinakamalala, pinakamalupit, pinakamatindi, pinakamasakit, pinakamahirap, pinakamalungkot at nakakatakot na kwento. Nasulat ito para patunayan sa lahat ng taong mabubuhay sa mundo, lalo na yung mga mananampalataya kay Jesus, kay Kristo, na kaya nating magtagumpay kahit anong bigat ng dumating na pagsubok o problema sa buhay natin. Dahil merong sample. Merong isang tao na ang pangalan Job na nagtagumpay at siya yung prototype, siya yung halimbawa ng Panginoon na kung kinaya ni Job, sabi mo sa katabi mo, kaya mo din.
Malamang sa malamang hindi mo naman mararanasan yung naranasan niya, wag nawa. Dahil matindi talaga to. Kung yung naranasan ni Jacob, nalayo sa pamilya. Naranasan ni Joseph, nalayo sa pamilya. Naranasan nila Ruth, na-bankrupt yung negosyo. Namatay yung kanyang asawa at dalawang anak. Ito, malala ito. In one day, lahat nawala. Iisa-isahin natin mamaya. Ang kwento ng Job, this is a story of faith and hope and commitment to God in the midst of pain, sorrow, and suffering. Sa gitna ng ikaw ay nagdadalamhati, nasasaktan, hindi lang emosyon, lahat, pati bulsa niya nasaktan. Nagdadalamhati, nasasaktan, nalulungkot, naghihirap, pero yung tiwala niya sa Diyos, hindi nawala. Sabi mo sa katabi mo, wala pa sa inyo, wala pa sa atin nakaranas ng niranas nito. Pero yung pananampalataya at commitment niya sa Diyos, hindi nawala. Sabi mo sa katabi mo, hindi nawala. Yung iba, hindi lang nabigyan ng cellphone eh. Hindi lang nabigay yung gusto eh. Hindi lang nabigyan ng jowa eh. Inaaway na si Lord. No? Eto, matindi tong mamang to. Kung sasaluduhan mo to, siguro 10 ulit to yung masasalubong mo. Ganon kalupit. Now, the story of Job is an example for all of us na kung kinaya nito, pwede rin kayanin ng iba. At yung ibang yun, pwedeng ikaw yun, pwedeng ako yun. Okay? Sa kwento, nawala lahat kay Job. Pero yung faith niya, hindi nawala. Maraming tao, mawala na si Lord. Huwag lang yung mga ari-arian namin at pinaghirapan namin, yung mga loved ones namin mawala. Hindi bali, hindi na tayo mag-church. Basta yung buhay natin, sikusuhin natin. Itong taong ito, baliktad. Mawala na lahat. Nawala lahat. Pamilya, anak. Nawala ang mga ari-arian, pero yung faith niya kay Lord, hindi nawala. Ganito kalupit ito. Tingnan mo ulit katabi mo, ano nang nawala sa'yo? Na pati si Lord gusto mong idamay. Ano? Nawalan ako cellphone eh. Nagtampo ako kay Lord. Nanakaw eh. Nawalan ako ng ganito eh. And, dahil tao lang ito, dumating sa punto na depressed. Maraming tao, hindi nila alam yung depression na nandun na pala sila. Itong taong ito, even in the Old Testament, marami, na ituro ko na to last year, maraming depressed because of many circumstances na nangyari. So, yung message ng Book of Job, there is hope beyond depression. Huwag mo lang puputulin sa gitna yung storya, yung ending, even depression pa, happy pa din. Kasi ang depression talaga walang saya yan eh. Ang dumadaan sa depression, walang, kumbaga, walang taste. Parang na-COVID yung emosyon niya tsaka utak. Di ba? Pag na-COVID ka, walang panlasa. Yung mga nadi-depress, walang panlasa ang buhay. Parang na-COVID yung utak, na-COVID yung puso, na-COVID lahat yung emosyon. Kaya numb. Alam niyo yung kantang yon? I feel so numb. Kaya nga nagpakamatay eh, di ba? Lalo siya maramdaman sa buhay eh. Hindi masaya. Hindi na rin malungkot. Actually, nagagalit na nga eh. So this man, Job, is a model, supermodel, ng lahat ng dadaan sa matitinding pagsubok. Ngayon, ang tanong ba, meron bang dumaan sa kanyang dinaanan mamaya? Makikita natin. So the God of happy, the God of new beginning, and the God of happy ending, the story of Job. Yan po siya, sabi niya, naked akong pinanganak, naked din akong mamamatay, kukunin ni Lord. At ang intindi niya, na ginawan din ang kanta, the Lord gives, the Lord takes away, blessed be the name of the Lord. So yun yung intindi niya. So let's begin the story dito. Okay, dito tayo sa verse 1. Job 1:1. By the way, Tagalog ng Job, Job pa din, hindi trabaho, okay? Makakala nyo trabaho yan eh, kasi may gawa acts. Tao po ito.
There was a man in the land of Uz whose name was Job, tao to, and that man was blameless and upright, one who feared God and turned away from evil. Dito pa lang, makikita nyo, maganda na yung simula. All is well. All is well with Job. Wala nang hahanapin pa. Matuwid na tao, may takot sa Diyos, at lumalayo sa masama. Hindi lumalapit sa masama, lumalayo. Every time na nakakita ng anino ng kasamaan, anino pa lang, takbo na yan. Iwas na yan. So the story of Job started right with right relationship with God. Kaya nga the question is, how come that the right become wrong? Yung magandang simula, yung mabuting simula, bakit yung all is well, bakit pumangit? Okay, so Job 1:1, blameless, upright. Job 1:5, when the days of the feast had run their course, Job would send and consecrate them and he would rise early in the morning. Ito yung ginagawa ng kanyang mga anak. Tuwing magpa-party-party, magre-red wine sila, ang ginagawa ni Job kinabukasan, mag-aalay, mag-intercede. Sabi dito, he will rise in the morning and offer burnt offering according to the number of them all. For Job said, it may be that my children have sinned and cursed God in their hearts. Thus, Job did continually. So hindi lang siya faithful kay Lord, pati yung anak niya, yung mga miyembro ng pamilya niya, pinagdadasal niya na baka nagkasala ito, Lord, patawarin mo, may kasama pang offering. So ganito ka-faithful, ganito yung relationship niya with God. And by the way, itong Job na to, according to marami, hindi Hudyo. Taga Middle East, pero hindi Hudyo. Kaya nga, bibihira yung ganun. Job 1, verse 2 to 3, balik tayo. So Job, kay Job, all is well, wala nang hahanapin pa. Job has everything that we desire. Kung ito nabuhay sa kapanahon natin, sabi dito, verse 2 and 3, there were born to him 7 sons and 3 daughters. Sabi ko nga kagabi, sa funeral service, yung mamatayan ka na isang mahal sa buhay, ganun na lang yung inagpis ng mga namatayan at ng kamag-anak, lalo na nung talagang miyembro ng pamilya. Isa namatay, ganun na kalupit. Ito, 10. 7 sons and 3 daughters. He possessed 7,000 sheep, 3,000 camels. Alam niyo yung camels nung time na yon, SUV equivalent. At alam niyo yung mga 500 yoke of oxen, mga traktora ang equivalent nito, pinang-aararo, pinagtatrabaho sa bukid. 500 female donkeys, sabihin na natin, sedan. Kung meron kang 500 sedan, meron kang 3,000 raptors, ano ka? O di, wild track naman yung iba. Para naman iba-iba, no? Hilux, wild track. So, 3,000. Ano ka? Poor? Si Pipoy? Super yaman. Mabait na. Mahal ang Diyos. Mapagmahal sa pamilya. Pinoprotektahan niya pamilya niya. Mayaman na tao. May hahanapin ka pa dito? Kung ikaw ito, may hahanapin ka pa? Hello? Wala na. At sabi dito, very many servants. Ang dami niyang katulong. Konting kibot, pwede siyang mag-utos nang hindi siya ma-stress. So that this man was the greatest of all the people of the East. Itong taong ito, pinaka-greatest sa lugar na yan. Mayaman, mabait, matino. At sabi dito, the greatest of all the people of the East. Verse 8. Job is one of the many champions of God. Maraming champion si Lord ng mga tao. They rise up when it is needed. Sabi nga nung isang kwento nung farmer about patatas. Sabi nung buyer, bakit hindi mo hinihiwalay yung maliliit na patatas at malalaking patatas, kasi yung mas malalaking patatas ang mabenta at yun ang bibilin ko. Sabi nung magsasaka, pag nilagay ko yung patatas na maliliit at patatas na malalaki sa kariton, pag yan bumiyahe na sa rough road,
sa mahirap na mga daan, the big potatoes rise up to the top and the small potatoes nasa ilalim. During hardship, during may hirap na daan sa buhay, na journey ng buhay, yung mga malalaking patatas tumataas at saka yung mga small time bumababa. Tingnan mo yung katabi mo, anong klaseng patatas mo? Small time o big time patatas? Si Job, big time patatas. Umangat sa challenge, champion of God, sabi ni Lord kay Satanas, tingnan mo, yung servant ko si Job, walang katulad niyan. Based on the scholar study, hindi yan Hudyo, pero naniniwala sa akin. Bibihira ang tunay na naniniwala kay Yahweh nung panahon na yon sa Middle East, kung pag-aaralan niyo ang Genesis. Kaya pinagmamalaki siya ng Diyos kay Satanas. And the Lord said to Satan, "Have you considered my servant Job? There is none like him, walang kagaya niya on the earth. A blameless and upright man who fears God and turns away from evil." Matino, may takot sa Diyos, may pagmamahal sa Diyos, lumalayo sa kasamaan. Alam niyo kung anong sabi ni Satan. Hindi ko isa-isain dito, hindi tayo matatapos ngayong gabi pag lahat binasa natin. Sabi niya, kaya mo lang naman yan, kaya lang naman yan nagwo-worship sa'yo. Kaya yan umaaten kahit may pandemic. Kahit yan, kaya yan nagsisimba kasi may kailangan lang yan. Kasi binibless mo, huwag mo nang i-bless yan, susumpain ka yan sa mukha mo. Pag di mo binigay yung gusto niyan, magtatampo yan sa'yo. Pag hindi sinagot yung prayer niyan, di na yan mag-church. Yun ang akusasyon ni Satanas sa maraming tao. Yun din ang akusasyon niya kay Job. Kaya lang yan naglilingkod sa'yo tapat kasi binibless mo. Kasi pinoproteksyonan mo yung pamilya niya. Kasi pinoproteksyonan mo lahat ng kanyang ari-arian. Sabi ni Satanas, tanggalin mo yan. Hindi ka na yan, hindi ka na paglilingkuran yan. Hindi ka na mamahalin yan. Kayo, palagay nyo, pag sinagot yung prayer nyo, tuloy pa rin kay Lord. Pag may nangyaring pangit, tuloy pa rin kay Lord. Ang akusasyon ng Diablo, hindi na yan tutuloy. Kantiin mo lang yan, manakawan lang yan ng cellphone, o mawalan lang jowa yan, tingnan mo, bubakslide yan. Hello? Kalibitin mo yung katabi mo. Sana hindi ikaw si Job na matesting ng ganito. Verse 13 to 15. So ito na nga. Inaccuse ni Satan si Job na kaya lang siya naglilingkod dahil may kapalit. The tragedies in one day. Isang araw. Now, verse 13 to 15, Job 1. Now there was a day when his sons and daughters were eating and drinking wine in their oldest brother's house. Ito na naman, regular talaga to. Every Sunday yata yan. And there came a messenger to Job and said, "The oxen were plowing and the donkeys feeding beside them, and the Sabaeans fell upon them, took them, and struck down the servant with the edge of the sword. And I alone have escaped to tell you," sabi nung isang tao, lahat ng mga oxen po natin at saka yung mga donkeys na kasamang kumakain sa tabi, kinulimbat ng mga Sabaeans. At yung mga servant na nagbabantay, pinagpapatay, pinagtataga, pinagsasaksak. Ako lang po natira para sabihin sa inyo na wala na kayong oxen. Ilan yung oxen? Ilan yung donkeys? Ilan? 500 oxen? 500 donkeys. Female pa lang yun, ha? Hindi kasali yung iba. Okay. So, nawala lahat ng oxen, nawala lahat ng donkeys. Verse 16. Hindi pa tapos magkwento ng bad news. Itong servant, dumating naman yung isa pa. While he was yet speaking, there came another and said, "The fire of God fell from heaven." Tandaan nyo, yung theology nila sa Old Testament, lahat si Lord ang pinagbibintangan. Kahit pangit yung nangyayari, si Lord. Pati kay Larut, no? Hindi nila alam, behind the scene, merong demonyo na nanggugulo. So ang sabi dito, while he was yet speaking, there came another and said, "The fire of God fell from heaven and burned up the sheep
ubos lahat ng tupa and the servants and consume them. Pati yung mga nag-aalaga ng tupa, kinidlatan lahat sabay-sabay patay. And I alone have escaped to tell you. Kung ikaw si Job, nagkukuya-kuya-kuya ka sa rocking chair, biglang yun ang news. Umaga pa lang, bad news 1, ubos ang oxen. Bad news 2, ubos ang donkeys. Bad news 3, ubos ang tupa. Verse 17, hindi pa tapos magkwento. Takbo na naman yung isa. While he was yet speaking, there came another and said, the Chaldeans formed 3 groups. Itong mga Babylonians, yung area na yan, naghati sila sa tatlong grupo and made a raid on the camels and took them and struck down the servant with the edge of the sword. And I alone have escaped to tell you. Pangilan ng bad news. Pang-apat na bad news in one morning. Isang umaga, isang araw, 4 na bad news. Job lost all his properties in one day. Napakayaman na tao. Imaginin mo kung ikaw ang isa sa pinakamayaman na tao sa Pilipinas and then in one day nawala lahat yan. What will happen to you? Anong mararamdaman mo? Sabi nila, hindi namin maramdaman, di kasi kami mayaman eh. Mayaman po tayo, mga anak ng Diyos. No? Imaginin nyo na lang. Okay, Job 1:18 verse 19. Tandaan nyo ha, wala nang natirang business. Ubos ang negosyo, ubos ang property niya, maliban siguro sa bahay. Ito pa, pang-apat na, di ba? Pang-lima. Verse 18 to 19, while he was yet speaking, yung pang-apat nagsasalita pa, wala pang period yung kanyang sentence, dumating yung isa. While he was yet speaking, there came another and said, your sons and daughters, ilan sila? Ilan yung anak niya? 10. Were eating and drinking wine in their oldest brother's house, and behold, a great wind came across the wilderness and struck the four corners of the house, and it fell upon the young people. Bata, matanda? Ha? Bata. Mamatayan ka ng anak na bata. Sasabihin mo, Lord, bakit batang bata pa yan? 10 batang bata. Lord, bakit batang bata? Lord, bakit batang bata? Lord, bakit ba? 10 eh. Yun nga nakakatuwa sa atin eh. Pag pangit ang nangyari, nagtatanong tayo kay Lord, why me, Lord? Pero pag mabuti yung binigay sa iyo, kahit pasaway ka, hindi ka nagtatanong, why me, Lord? Nasabi ko na to noon, dito, sa pulpit, na pag ako, alam kong sablay, at ako binless ni Lord para ako sinampal ng pompiang sa mukha, at nagtatanong ako, why me, Lord? Bakit ako pinili mo? Alam ko naman sablay ako. Pwede ba tayo magtanong ng why me, Lord, kahit maganda nangyayari? Pwede ba? Hindi yung pagpangit lang. So, sabi dito, 10 anak patay in one day. They are all dead and I alone have escaped to tell you. Ako lang ang nabuhay para sabihin sa'yo. Four bad news, ubos ang ari-arian mo, ubos ang negosyo mo. 5 bad news, ubos na ang pamilya mo. Ano na? Ayawa na, Lord. Pag ganyan, ayawa na, di ba? Hello? Ayawa na, di ba? Ano yung katabi mo? Ano, ayawa na? Tanungin mo, ayawa na? Nawalan nga lang ng cellphone tsaka jowa, ayawa na. Eto, 10 anak. Lahat ng business. Lahat ng ari-arian. Ayawa na? Tingnan natin. So, I've seen kagabi at sa mga nakalipas na mga panahon, pag ang tao na matayan, talaga yung hinagpis, yung lungkot, yung hirap, ramdam mo talaga. Ramdam mo kahit hindi ikaw exactly yung nakakaranas, nararamdaman mo yun. Eh how much more 10 ang namatay in one day? Kung ang iyak na isang namatayan, ganun na lang katindit kalupit, gaano kaya ang iyak ni Job nito? Imaginin nyo, at bigyan nyo ng larawan. Kasi kagabi,
tinitingnan ko yung iyak talaga. Ramdam mo yung paghihinagpis ng asawa ng namatayan. Pero ito, hindi isa, sampu. Naramdaman ko yung isa, eh sampu kaya ramdam mo? Tanungin mo, ramdam mo yung sampu. Ano, tuloy pa kay Lord pag ganito na usapan? Tanungin mo yung katabi mo, tuloy pa ba? O ayawan na? Ubus lahat? Tuloy? Tuloy hindi? Kasi pag di tuloy, titigil ko na rin to. Gusto nyo lang malaman kung ano ending eh. Tuloy. Tuloy. Job 1:20 to 22. After nangyari lahat ng bad news na yon, bumangon si Job, tumayo. Job arose and tore his robe and shaved his head. Pinunit yung damit kasi ito yung mga simbolo ng kalungkutan sa panahon nila. Inahit yung buhok niya. He fell on the ground and worshiped. Pag ito nangyari sa maraming Kristiyano ngayon, mawalan nga lang ng jowa, cellphone, trabaho at kung ano pa. Anong worship, worship? Walang church! Church, church! Bihira! Pray ako ng pray, walang nangyari. Wala lang church! Eto, kung may church to, nagsimba at nag-worship, nasa unahan pa. Ano? Laban pa? Job worship. He said, naked I came from my mother's womb and naked shall I return. The Lord gave and the Lord has taken away. Imagine mo, ang intindi niya, hindi si Satanas ang kumuha. Tandaan niyo, behind this all painful experiences is the devil. Okay? Pero intindi niya si Lord. So sabi niya, the Lord has taken away. The Lord gave, binigay niya, kinuha niya, pagpalayon ang pangalan ng Diyos. Eh ngayon, mga Christian, di mo binigay sa akin yan? Bahala ka, ayoko na sa'yo. Ginawa mo to? Simba-simba naman ako kahit tulog ako? Diba? Tapos gaganyanin mo pa ako? Buti nga, nandun ako simbahan eh. Si Job, hindi ganun ang ginawa. In all this, 22, Job did not sin or charge God with wrong. Sa lahat ng ito, si Job ay hindi nagkasala at hindi niya sinabi, bakit ganyan ka? Ano ba problema mo sa akin? Bakit ako pa? Why me? Walang ganun. Walang ganun. So Job's response to pain, to sorrow and suffering, worship and trust in God. Sumamba, tiwala lang na, Lord, alam mo yung ginagawa mo. Hindi ko maintindihan ngayon bakit, pero ikaw, alam mo, naintindihan mo yan. Job chapter 2, verse 7 and 8. Akala nyo, tapos na yung problema, ha? Hindi pa. There is more. Sabi dito, the Satan went out, may meeting ulit. Satan went out from the presence of the Lord. Explain ko sa inyo kung bakit itong si Satanas umaattend pa ng meeting. Hindi na nga leader, nakikiattend pa, no? Mamaya, explain ko sa inyo kung bakit. So Satan went out from the presence of the Lord and struck Job with loathsome sword. Sabi kasi ni Satan, sabi ni Lord kay Satan, tingnan mo, wala na ari-arian, ubus yung pamilya, pero nagwo-worship pa din. Nagtitiwala pa rin sa akin. Hindi pa rin nagkasala si Job. Nag-church pa rin kahit hindi ko binigay yung gusto. Kahit may mga problema na isang tambak, nandiyan pa rin during pandemic, nag-church pa rin. Basta allowed lang kahit 10%. Nandiyan pa rin si Job. Sabi ni Satan, bigyan mo ng sakit. Lahat ng tao, pagkatawan na ang nadali at nagkasakit na yan, susumpain ka na yan. Sabi ni Lord, go, try mo. So, pinadalahan niya ng sakit si Job from the sole of his foot to the crown of his head. Sabi ng iba, boil. Sabi ng iba, ketong o kung ano man. Basta nagnanaknak yung balat niya mula ulo hanggang paa. Nagnanaknak, masakit at makate.
subukan nyo na magkaroon ng alipunga, paa pa lang yan. Eto, sabi mo na lang, alipunga mula ulo hanggang paa. Pakaramdam mo. Diba? Ang sakit, ang kate. And he took a piece of broken pottery which to scrape himself while he sat in ashes. Ginagano niya, kinukuskus niya yung balat niya sa sobrang sakit, sa sobrang kate. Nasaktan ka na nga sa nangyari. Nandyan pa sa utak mo yung pagkamatay ng pamilya mo. Nandyan pa sa puso at utak mo yung nawalan ka ng ari-arian. Ito ngayon, yung katawan mo naman ngayon, ang pinoproblema mo. Dumating na kayo dito sa puntong ito na para questionin niyo si Lord, ba't ganyan ka? Sisimba naman kami paminsan-minsan tapos ginaganito mo pa kami. This is Job. Sabi ng 2 Corinthians 4:8, imaginein mo, emotionally, financially, emotionally, namatayan eh, ng mahal sa buhay. Sampo, hindi isa. Financially, ubus na yung ari-arian. Wala na natira. Simot. Physically, afflicted. May sakit siya ngayon. So, ang affliction ni Job, emotionally, financially, physically. Kaya pa? Hello? Kaya? Bakit nasulat to? Para sabihin sa ating lahat, may kumaya. May kumaya. Parang nagbubuhat lang to ng weights eh. Kinaya yung ganito kabigat. Uy, kinaya. Nung may kumaya sa ganung kabigat, alam niyo yan sa history ng Olympic, yung sumunod, mas mabigat, kinaya ng kinaya. Yung tumakbo ng ilang segundo lang sa sprint, napatunayan niya na pwede pala, and then ang dami ng sumunod, mas maikli. The moment na merong kumaya at tinray mong kayanin, makikita mo, wala namang pagsubok pala na dumating sa buhay natin na hindi natin kakayanin. Huwag ka lang tatalikod kay Lord. Huwag ka lang magagalit sa Diyos. Dahil pag nagalit ka sa Diyos, saan ka pupunta? Pag lumayo ka sa Diyos, saan ka pupunta? Wala namang iba kundi kay Satanas. Akala mo, si Satanas ay kaibigan. Siya nga nagbigay ng pahirap kay Job. Tandaan niyo, pag lumayo ka sa Diyos, lalong hihirap buhay mo. So he was afflicted emotionally, financially, physically. Sabi ng 2 Corinthians 4:8-10. Sabi ni Paul, yung naranasan ni Paul, halos sumahabol sa karanasan ni Job. Kaya lang, in the form naman ng persecution at ng mga tangang pagpatay sa kanya. Sabi niya, we are afflicted on every side. Tayong mga Kristiyano, lalo na naglilingkod sa Diyos, sabi niya, afflicted tayo kagaya ni Job, emotionally, physically, di ba? Then mamaya, mentally pa. We are afflicted on every side by troubles, but we are not crushed. Oo, dahil nating daming pressure, daming stress, pero hindi pa tayo durog. Lumalaban pa. We are perplexed but not driven to despair. Oh, ang daming hirap, daming lungkot, pero hindi tayo desperado, may Diyos tayo eh. Hindi tayo kakanta ng desperado, hindi tayo kakanta nun. Di ba? Kasi may Diyos tayo, we are hunted down but never abandoned by God. We get knocked down, so hinahunting tayo, gusto tayo persecute, pero hindi tayo iniiwan ng Diyos, kagaya ni Joseph. We get knocked down, but we are not destroyed. Minsan bumabagsak din tayo, papagod din tayo, pero hindi tayo wasak. Babangon at babangon pa rin. Diba? Through suffering, our bodies continue to share in the death of Jesus. Pag tayo nahihirapan, nasasaktan, nalulungkot, nakikibahagi tayo sa dinaanan ni Kristo. So that the life of Jesus may also be seen in our bodies. Yung paghihirap na yan, ang nagpapakita na si Kristo nga ay nasa buhay natin, depende sa reaction natin. Okay? Now, balik tayo. Bakit si Satanas umaatin pa ng meeting, eh, tiwalag at tiwalag. Ano naman yan, tanggal na sa leadership, nakikiatin pa ng meeting. Siguro, nagahanap ng bagong news ng Marites. In the Old Testament, si Satanas po ay dating anghel. Dating leader sa langit. Okay? So kasama talaga siya sa meeting-meeting. Tapos, nung siya'y nagrebelde, nagmagaling sa Diyos, gustong lamangan o angatan ang Diyos, akala niya Diyos din siya.
siya ay natiwalag doon sa pagiging leader dahil ang teorya ko, may tatlong grupo ng malalaking grupo sa langit ng mga anghel. Yung grupo ni Lucifer, kung saan siya yung demonyo, sila yung mga music team. Okay? Kasi binanggit dito, sa Book of Revelation, yung one-third of angels. Siya yung leader. Dahil sabi doon sa Ezekiel, pag kumanta siya, lumalabas dito sa kanyang katawan, kumpletong instruments. Ang ganda ng boses, pogi, magaling, matalino. And then, merong grupo ng mga anghel, the messengers group. Ito yung pinangungunahan ni Gabriel. Tagabalita ng magandang balita. Sa lahat ng pupuntahan nitong grupong ito, lalo ni Gabriel, magandang balita na dala. Then Michael, the warrior angel. Ito yung mandirigma. At ito yung bantay ng Israel. So, one-third of angels sumama kay Lucifer. Ngayon, in the Old Testament, nagmi-meeting sila kasama si Lucifer. Kahit wala na siya sa ranking, dapat nakikisingit pa. Alam mo namang demonyo, epal, di ba? Yung mga ganyan yung mga kampo ng demonyo, epal yan, hindi nakakasali sa masalip eh. Di ba? Kaya dapat yan, naglilip sa group chat. Okay, so sabi dito, nung si Jesus, ito kasi hindi ma-explain ng ibang mga theologians, ang sabi nila, itong Book of Revelation 12, mangyayari pa lang in the future. Ganito po nangyari. Hanggat hindi pa naaala yung dugo ni Jesus sa templo sa langit, si Satan nakaka-access pa. Pero nung si Jesus ay namatay at binayaran niya ng kanyang dugo yung mga nakalagay doon sa Hades, sa Abraham's bosom, at pumasok siya sa langit, inoffer niya yung blood niya doon sa templo sa langit, si Satanas di na makapasok. Kung naalala niyo sa Luke 18, sabi ni Jesus, palayasin niya yung mga demonyo. Tapos sabi niya, nakita niya prophetically, I see Satan falling down from heaven. Before, hindi pa. Magkakaroon lang ng limitation, di na makakapasok sa langit si Satan kung si Jesus mamamatay sa krus at iaalay ang kanyang dugo. So, nung namatay si Jesus, pag binasa niya Revelation 12, mula verse 1, makikita niya yung kwento about Jesus. Ngayon, punta tayo sa 7. Nung namatay si Jesus, inalay yung dugo sa langit. On the third day, bumalik siya sa lupa at nagpakita dito. Umakyat muna siya sa langit. Kaya sabi niya kay Maria, touch me not, no limitangere, hindi pa ako umakyat sa langit. Hindi ko pa naalay yung dugo ko. So, nung naalay niya na yung dugo niya, nagkaroon ng gera sa langit. Now war arose in heaven, Michael and his angels, the warrior angel, fighting against the dragon, si Satan, si Lucifer. The dragon and his angels fought back, but he was defeated. And there was no longer any place for them in heaven. Dati may access. Ngayon wala na. Tinalo na siya, si Lucifer, at yung mga one-third of angels na kumampi sa kanya, tinalo ni Michael. And the great dragon, si Lucifer, was thrown down, the ancient serpent who is called the devil. Siya yung serpent noon, ngayon dragon na. Imagine mo, sa Genesis, ahas. Pagdating ng Revelation, yung ahas, dragon na. Sa tagal ba naman? Who is called the devil and Satan, the deceiver of the whole world. He was thrown down to earth and his angels were thrown down with him. I heard a loud voice in heaven saying, now the salvation and the power of the kingdom of God, the authority of his Christ has come for the accuser of our brothers. Ito ginagawa ni Lucifer sa langit noon. Tingnan mo yan si Job, kaya lang naman ganyan yan kasi may binibigay ka. Tingnan mo yan si ano. In the Old Testament, ang trabaho ni Lucifer, mag-accuse sa langit sa harapan ng Diyos. Pero ngayon, hindi na ganun. Nag-accuse siya dito sa lupa. Sa pag nagpe-pray ka, pre-pray ka, dami mo namang ginawang kalukuhan kahapon. Taas-taas ka ng kamay dyan. Eh, alam ko naman kung ginawa mo kanina. Ikaw na ina-accuse ngayon, hindi na sa langit. Dito na. So, sabi dito, he was thrown down, who accused them day and night before our God. Tingnan nyo ha, ina-accuse yung mga saints in the Old Testament sa harapan ng Diyos. So, may access. Di ba? Pero ngayon, after natalo siya, wala na. And they have conquered him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony. Nagkaroon lang ng ganitong kwento dahil sa dugo ni Jesus nung namatay siya sa krus. Kaya kung walang namatay sa krus, si Satanas nandun pa rin hanggang ngayon.
For they love not their lives even unto death. Therefore rejoice, O heavens, and you who dwell in them. But woe to you, earth and sea, for the devil is come down to you in great wrath. Galit na galit ang demonyo nandito sa lupa ngayon. At dito siya nag-a-accuse. Kaya nga maraming mga Marites at Marisol. Yan o, sigisulsulan mo. Yung mga trabaho ng demonyo yan eh. Mga Maricon, Paricon, Parisol, Marisol. Trabaho ng demonyo yan. Nandito siya ngayon at maraming ginagamit ang demonyo dito sa earth. No, galit na galit siya because he know that his time is short. Kaya nanghihila siya ng isang tambak na tao para maidamay sa impyerno. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang sumali, huwag kang sumama. His time is short. So ngayon, nauulit pa ba yung kwento ni Job sa langit? Hindi na. Wala na siyang access sa heaven ngayon. Okay, clear? Kaya magtanong kayo, bakit nakaka-access si Satan doon? Umaatin pa ng meeting, demonyo na yan. Diba may mga ganyan din naman sa opisina nyo tsaka sa church misa, nakiki-attend pa, hindi naman kasali. So, tuloy tayo. Job 2, verse 9 to 10. Nadagdagan yung kanyang paghihirap dahil sa kanyang naramdaman sa katawan mula ulo hanggang talampakan nagkasakit. Ano ang response ni Job sa sorrow, sa pain, sorrow, and suffering? Job 2, verse 9 to 10. Then his wife said to him, do you still hold fast to your integrity? Hindi ka pa rin ba magbabackslide? Faithful ka pa rin dyan sa Diyos na yan? Sumpain mo na yung Diyos mo at mamatay ka na. Bait ng asawa o hindi? Ba't kaya nasabi to ng misis? Ha? Nakita niya siguro, kasi ang sabi na iba, sama naman ang asawa mo. Job, naghihirap ka na nga, ganyan ka pa. Bakit? Kung yung asawa mo, nakita mo na nakaratay sa higaan 1 year na o 6 months, o kahit 1 month, panay sakit yung katawan, walang magawa, anong mararamdaman mo pag ikaw asawa? Ha? Masaya? Eh, sino ba nag-aasikaso dyan? Ikaw, masaya ka? Eh, hindi ba naghihirap ka rin? Ay, yung 10 namatay na anak, anak lang ba ni Job? O anak din ng misis niya? Lumitaw na yan, galing sa buho o sa mangga, hinahimay mo yung mangga, tsaka yung buko, no? Paglabas, mga anak na, ganon? Walang ganon. So, anak din ito ng asawa ni Job. Kaya malamang, yung paghihirap ni Job na highlights, pero yung paghihirap ng misis, meron din. Ando dun din, pareho silang nahihirapan. Kaya sabi ng asawa niya, sumpain mo na yung Diyos na yan para matapos na yung paghihirap natin. Mamatay ka na, mamatay din siguro siya. Kumbaga, death is escape sa suffering nila. But he said to her, you speak as one of the foolish women would speak, shall we receive good from God and shall we not receive evil? In all this, Job did not sin with his lips. Tingnan niyo yung commitment ng mamang to. Wala pa rin. Hindi mo matitinag yung faith. Tuloy pa rin kay Lord. Hello? Kaya ito nasulat, sabi mo sa katabi mo para gayahin mo na kahit anong pain, kahit anong sorrow mentally, emotionally, kahit anong suffering, tuloy kay Lord. Amen ba? Sabi mo sa katabi mo, ano, deal? Laban o bawi? Tuloy. Bihira yung ganito. Bihira. Kaya nga, nilagay ito sa Bible para kopyahin natin. Merong isang tao, Austrian Jew, na-share ko na to dati, naging psychologist, psychiatrist siya, panahon ng Second World War. Nahuli sila dahil mga Hudyo, alam naman yan, alam naman natin yung kwento, lahat ng mga Hudyo, lahat ng mga Israelites sa Europe, kinuha ni Hitler, kinulong sa mga concentration camp nila sa Treblinka, sa Auschwitz, at doon sinusunog, doon pinapausukan. Itong taong ito, nung nakulong, si Viktor Frankl, namatay lahat yung kanyang kamag-anak. Yung pamilya niya, ubos, except for one, kapatid niya nakatakas ng Australia. Then, nung nakakulong na siya sa Auschwitz yata yung nakulungan niya, nag-observe siya kasi psychologist siya,
tiningnan niya yung behavior ng mga tao. Yung mga nakakulong na merong pag-asa, yung mga nakakulong na merong inaasahang mangyayari in the future, kasama niyang nag-survive. 1997 lang ito namatay. So, late, buhay siya. So, tinitingnan niya yung mga may pag-asa, nagsusurvive. Kaya ang sabi ng mga doktor, when hope is lost, everything is lost. No? So, sabi niya, inobserbahan niya, pag ang tao hindi nawala ng pag-asa, nagsusurvive kahit ano pang hirap na pinagdadaanan. At ang sabi niya, ito yung observation niya. Yung mga may natirang kamag-anak, kasi lahat sila Hudyo eh. May nakatakas na anak, napunta ng ganitong lugar. Nakatakas yung magulang, napunta ng Amerika. O nakatakas yung kamag-anak, napunta ng Pilipinas, nasa Marikina. Alam niyo naman yun, maraming Hudyo dyan dati. So, nung alam nilang may ganun, kagaya niya, yung kapatid niya nakatakas papunta Australia, yun ang nagbigay sa kanila ng reason to survive. Kaya sabi ko sa mga namamatayan, may naiwan pa eh. Make this the reason for you to fight. Ubus yung pamilya nito eh, pero may isang naiwan. So yun yung reason niya, kailangan magkita kami. So nakita niya lahat ng may ganung pag-asa hindi namatay during concentration camp. Tapos naobserbahan niya during the camp, may mga Germans na niriris yung buhay at inaabutan siya ng tinapay. Sabi niya, ang kasamaan wala sa grupo ng tao, nasa personal mo yan. So nakita niya yung ganon. Tapos ito pa, yung kanyang nakita. May mga Hudyo, nakasama siya doon, na kahit ginugulpi ng mga Germans, hindi nagtanim ng galit. Na kahit napatay yung kanilang buong angkan halos, hindi nagtanim ng galit. So nakita niya ngayon, ito yung conclusion niya. Sa logotherapy niya, sa kanyang libro. Sabi niya, everything can be taken from man. Kagaya ni Job. Kung ito si Job ay biblical o Hebrew ba siya? Sabi ko kanina, sabi ng iba hindi. Pero parang alam nila yung kwento. Parang nilagay ni Lord yung kwento ni Job specifically para sa mga Hudyo. Dahil darating yung time na uubusin yung 6 million Jews. Papatayin. No? So ang sabi dito, everything can be taken from man but one thing. So lahat na ubos, ari-arian na wala, kamag-anak na wala, pamilya na wala, pero ito ang hindi mawawala, sabi niya. The loss of human freedom to choose one's attitude in any given circumstances. Kahit ano pa yung nangyayari sa'yo, good or bad, it's up to you what you will do with that. Parang si Lord, good or bad, he's good. Masama yung tao, he's kind. Hopeless ang mundo, God is full of hope. Kaya nga, Jesus our hope. So, ito pa sabi niya, between stimulus, may nangyari na pangit, ito yung stimulus, at ito yung response mo, ito yung magiging response mo sa pangit na nangyari, namatayan ng 10 anak, naubos yung ari-arian, anong response mo doon? Sabi niya, there is a space between stimulus and response, may space sa gitna, in that space is our power to choose our response. In our response lies our growth and freedom. Ano ngayon ang response mo sa namatayan ka ng 10 anak? Nawalan ka ng ari-arian? Ito yung stimulus para ka mag-react dito. Emotionally o logically. Siguro by February, natetempa kong ituro yung about emotion and logic. Kasi nagtatalo lagi ito eh. Pag ang tao emotional, talo sa buhay. Pero emotional, haluan mo ng logical, mananalo ka. Ito ginamita ni Viktor Frankl ng logic. Iniisip niya, inobserbahan niya, at nagtagumpay sila. Marami silang nag-survive. Sabi mo sa katabi mo, pag emo ka, hindi ka magsusurvive. Okay lang yung emotional ka, pero may limit yan. Ang mga emo, hindi tumatagal sa mundo. Hindi pa pwedeng umiyak. Pwedeng umiyak, dapat umiyak. Umiyak, tumawa, lumungkot. Yun nga problema sa atin, di natin yung alam yung tamang reaction ng emotion. Next month tayo, pag-aralan natin yan. So, tama ito si Viktor Frankl. Kaya mong desisyonan kung gugustuhin. Kaya mong itigil kung ititigil mo. Kaya mong wag maging emotional ng todo, sapat na ito
kasi meron pang nag-aantay sa'yo na kapamilya mong nag-survive at kailangan ka. Yun yung mindset ng mga nakakulong doon. Yung anak ko nag-aantay, maliit pa, magkikita kami ulit. Yung asawa ko nando doon, kailangan ko mabuhay. And this group of people survived the camp ni Hitler. Pero yung wala nang reason, emosyon ang pinairal, sabi niya, lalo na nung time daw ng magde-December, Pasko, at saka ng New Year, yun yung maraming namatay sa camp. Kasi yun yung panahon ng madrama. Ay, dagdag na natin February 14. Panahon ng emotionalism. Kaya sabi mo sa katabi mo, huwag kang madrama. Magandang buhay, action at comedy. Eto na. Emotionally, financially, physically afflicted. Alam mo ba, naituro ko last December, bago ka makarating ng depression, may process. Okay? Etong process ni Job, kompleto. Emotionally, nasaktan, nagdaramdam. Financially, ubus pera. Physically, may sakit pa siya. E ano susunod? Kaya sinasabi namin sa mga dumadanas ng mga ganito, huwag nyo intayin na pati utak nyo madamay. Dahil pag nadamay ang utak nyo, the mind, what the mind can conceive, the body will achieve. Pagpagod ka na, puyat ka pa, utak mo hindi na gumagana, tapos yung emotion mo nangingibabaw, damay-damay na to. Depression na to. In myself, naranasan ko to noon, kaya nga alam ko na yung process ko. Pag nawalan kami ng katulong, tambak yung trabaho, patong-patong, sunod-sunod yung problema, tapos biglang meron pang dadating na matinding pagsubok, ay nako, yun na yun. Yun na yung triggering device. Alam ko na yan. Kaya ako nagwa-warning sa mga kasama, oops, tama na muna. Ceasefire. Eto, dire-diretso kay Job, pati utak. Kaya nga pag may nagwa-warning sa inyo, o magpahinga yung iba para hindi lahat pagod. Hindi, sama-sama tayo together. O, pag nadali kayo, yari kayong lahat. Gamitin natin yung logic. Huwag lang emotion. Dahil may demonyo tayong kalaban na ayaw niyang gumamit tayo ng utak. Tandaan niyo yan. Nag-isip si Viktor Frankl. Si Job, parang hindi. Chapter 3, verse 11. Nagsimula na siyang pumasok sa depression. Job in a state of depression, sabi niya, why did I not die at birth? Bakit dinala ako na matay noong paano? Sinilang ako. Nung ako'y lumabas sa tiyan ng nanay ko, sana namatay na lang ako. Death na yung kanyang topic. No? Kasi death is escape para sa marami. Actually, kaduwagan yun. Kaya sabi ng iba, pag ikaw daw depressed, nawawalan ka ng tamang kaisipan, probably, kaya daw yung iba nagpapakamatay. Kaya sabi ng iba, pag nagpakamatay sila, hindi kasali yun sa judgment. I don't know. Kaya nga, piniprevent natin na dumating ka, pati utak mo, pagod ka na, afflicted ka na emotionally, financially, physically, guard your brain, your mind. Dahil kung ano ang nangyayari sa utak mo, yan ang mangyayari sa'yo. Yan yung last command center. Kaya huwag niyong pagurin yung utak niyo kahit pagod na yung katawan niyo. Hello? May tao ba dito na may utak? Oh, gamitin. Gamitin. Emotionally, financially, physically, mentally, Job was afflicted. Verse 20 to 22, chapter 3. Why is light given to him who is misery and life to the bitter in soul? Bakit binubuhay mo pa ako? Ganito na nga yung misery ko. Who long for death, but it comes not. Gusto ko lang mamatay, pero hindi nangyayari. Dig for it more than for hidden treasure. Hinahanap ko, masigit pa sa kayamanan. Parang hinuhukay ko siya. Pag nag-drive ako, pinalilipad ko na nga eh. Yung mga ganon, nilalagay ko na yung sarili ko sa bangin, doon ako natutulog, pero buhay pa rin. Kasi hindi mo alam, may agimat ka eh, di ba? Kaya buhay ka pa. Di ba? Diyos ang akampi mo, may plano pa ang Diyos sa'yo. Hindi pa tapos. Glad when they find the grave. Sabi niya, gusto ko na nga eh. Then he began to complain and question God. Emotionally, financially, physically, and mentally afflicted, ito na. Dito na nagkonti ng diversion si Job.
Chapter 7, verse 3 to 5, then 11. So I am allotted months of emptiness. Hindi araw, hindi linggo, buwan na po ang binibilang ng pagtitiis, paghihirap ng pain, sorrow ni Job. Buwan na. Months of emptiness and nights of misery are apportioned to me. When I lie down, I say, when shall I rise? Paghiga niya, babangon pa ba uli ako? Kailan babangon? But the night is long and I'm full of tossing till the dawn. Ibig sabihin, hihiga siya pero, hindi naman nakakatulog. Ikot lang siya ng ikot. Masakit siguro yung balat. Naaalala niya yung mga namatay niyang anak. Yung negosyo niya, wala na. Paano pa sila magsisimula kung wala na lahat ito? How you will start again? Siguro, iniisip niya yon. My flesh is clothed with worms and dirt. Imagine mo, kung literal man ito, dahil nagnanaknak nga. Posible, kasi nilalangaw yung mga naknak na yan. My skin hardens, then breaks out. Pag natuyo, tumitigas yung balat, di ba? Kaso pag malutong, nasusugatan ulit. Lalabas na naman yung mga kung ano-ano dyan. Verse 11. Therefore, I will not restrain my mouth. I will speak in anguish. Of my spirit, I will complain. Ito na yung problema ni Job. Nagsimula. I will complain in the bitterness of my soul. Sino ba naman ang hindi? Pag ito na dinadaanan mo. So magko-complain na siya kay Lord. He began to question God and complain. Job 10:1-3. I lost my life. I will give free utterance to my complaint. Panay complaint. I will speak in the bitterness of my soul. Yung hinanakit ko, yung damdamin ko, gusto kong sabihin, I will say to God, do not condemn me. Kasi ang tingin niya talaga, mabait siya. Sabi niya, bakit mo ako ginaganito? Wala naman akong maling ginawa sa'yo. Let me know why you contend against me. Bakit mo ako ginaganito? Does it seem good to you to oppress, to despise the work of your hands? So ito na, sunod-sunod na. Why did you bring me out from the womb? Job 10:18-20. Sana na lang namatay ako. I died before an eye had seen me. And there, though I have not been carried from the womb to the grave. Nasabi niya kay Lord, then cease, leave me alone, that I may find a little cheer. Tantanan mo na ako, Lord. Huwag mo na akong ano pakialaman. Pwede ba? Ano muna tayo? Ceasefire. Para sumaysaya naman yung buhay ko. Then dumating yung kanyang mga kaibigan. Ilan? Dumating yung mga kaibigan niya, nakita niyo sa picture kanina, 7 days, wala silang sinabi. And that's the right thing to do. When people are in deep anguish, pain, hindi mahalaga sa kanila kung anong sasabihin mo. Hindi mahalaga sa kanila kadalasan, at least 90%, kung ano yung payo mo. Hindi nila kailangan yon. Ang kailangan lang nila, presensya mo. Kaya nga nung 7 days nakaupo yung mga kaibigan niya, everything is good. And then, nung nagsalita si Job, pinatulan nila. Yung depressed, yung mga may problema, hayaan mo lang magsalita, pakinggan mo lang. Hindi nila kailangan ng payo mo. Kaya nga kami ni Mrs. Bisa, nagsasalita sa sakyan na nagdadrive ako, ano, kailangan mo na sagot o kailangan mo lang magsalita? O sige, salita ka lang dyan. Parang radyo. Eh, ganun lang. The moment na nagsalita na yung mga kaibigan niya, chapter 8, itong si Bildad nagsabi, magsisi ka na kasi Job, makasalanan ka kaya ka nagaganyan. So adding insult and pain to the injury na meron na. Chapter 11, sabi naman ni Sofar, mas malala pa nga yung dapat mangyari sa'yo eh. You deserve worse. Naghihinagpis ka na, ito pa yung maririnig mo, no? Sarap. Job 15, si Eliphaz naman, sabi niya, wala ka kasing takot sa Diyos. Job 18, Bildad, ulit, pinaparusahan ng Diyos ang masasama at masama ka. Okay? Job 20, so far, the wicked will suffer. Wicked ka kasi, kaya ka nagsasuffer. Job 22, sabi ni Eliphaz, Job, wickedness is great. Kung may kaibigan kang mga ganito, anong gagawin mo? Unfriend. O black. Grabe, no?
So nagkagulo-gulo, nagkasagutan sila ng napakahabang sagutan. Buti na lang wala pang barangay noon. Nagkasagutan sila ang haba. Ah, ito na. So along the way, habang nagsasagutan sila, si Job ay nag-express pa rin ng kanyang nararamdaman. Pero ito sabi niya sa kanila, verse 1 and 2 na 16, Job. Then Job answered and said, I have heard many such things. Yung mga kalokohan yung pinagsasabi, marami na ako narinig na ganyan. Miserable comforters are you all. Hindi kayo nagbigay ng comfort sa akin. You add injury to my pain. Parang yun ang ibig sabihin niya. Now, sabi niya sa 6 and 11, if I speak, my pain is not assuaged. Kahit pa ano bang sabihin ko, hindi naman nababawasan yung pain na nararamdaman ko. If I forbear how much of it leaves me, surely now God has worn me out. He has made desolate all my company. Ano nararamdaman ni Job during those time? Kung hindi nyo alam, dahil hindi nyo naman naranasan, verse 12 to 13, chapter 16, He broke me apart. He seized me by the neck and dashed me to pieces. He set up as his target. Ang pakiramdam ni Job, dinampot siya ni Lord, winasak siya at pinagahampas. O nilagay siya ginawang target at he slashes open my kidneys and does not spare. He pours out my gall on the ground. Ang tingin niya kay Lord ngayon, Lord, ba't ganito ang bite ko naman pero at mo ginaganito? So he feels, during those times, he feels broken. 15 to 17. My face is red with weeping and on my eyelid is deep darkness. Hindi na nga makatulog. Di ba ano mangyayari sa'yo pag di ka nakatulog? Mukha ka zombie. Ang itim ng paligid ng mata mo. So, at tuloy-tuloy ang kanyang pag-iyak. Kaya nga, hindi lang pala yung mga tao sa paligid natin nakakaranas nito. Si Job naranasan. Kaya lang, level up to. Sabi niya sa 17:1, my spirit is broken. My days are extinct. The graveyard is ready for me. Pakiramdam niya rin, mamamatay na rin siya. At yun naman ang in-expect niya talaga. So he feel like, I'm about to die. Job 23:1 and 2. Then Job answered and said, today also my complaint is bitter. Panay complain. My hand is heavy on account of my groaning. Bitterness and heaviness. Ito yung nararamdaman niya. Worst. Job 23:8-10. Sabi niya, behold, I go forward, but he is not there. Pag ako pumunta doon, wala si Lord. And backward, but I do not perceive him. Dito ako pumunta, wala din si Lord. On the left hand, when he is working, pero alam ko naman nandyan siya, pero hindi ko siya nararamdaman. I do not behold him. He turns to the right hand, but I do not see him. Punta ako dito, hindi ko siya makita. Kaya totoo yun, hindi ko makita si Lord during my misery, during my pain, hindi ko marinig si Lord, totoo yun. Ang tawag dito, the dark night of the soul. May mga panahon na hindi mo marinig si Lord, hindi mo makita si Lord. Sa Psalm 23, sabi doon, when I walk to the valley of shadow of death, madilim doon. Kita mo ba si Lord? Hindi. I fear no evil, for the Lord is with me. Sabi ni David, the Lord is with me. How do you know? Nandiyan si Lord sa dilim na dinadaanan mo at panganib at lungkot. Because, sabi niya, your rod and your staff, they comfort me. Ang ginagawa ni Lord sa dilim, na hindi mo siya nararamdaman, hindi mo naririnig, hindi mo nakikita, may konting pitik. Alam niyo, staff, yung stick na mahaba, na pinanggagano sa leeg ng mga tupa, yun ang ginagamit ni Lord sa tupa. Diretso lang, nandito ako sa likod. Tinutusok niyo yung likod ng tupa, dito ako sa dilim. Huwag kang mag-alala, kasama mo ako. May konting pitik, dito ako, huwag kang mag-alala. Kahit di mo ako naririnig at di mo nakikita, yung rod and staff, pak! Andiyan si Lord. Minsan yung rod and staff, malakas pa nga yung palo eh, para maramdaman mo, nandiyan si Lord. Never nang iwan ang Diyos. Kahit hindi mo feel, kahit hindi mo hear, kahit hindi mo kita, nandiyan si Lord. Sabi mo sa katabi mo, never nang iwan si Lord. Ikaw lagi, pero si Lord hindi. Never. Kaya hindi mo man makita, hindi mo man maramdaman, andiyan siya. Kaya sabi niya, when he has tried me, I shall come out as gold. Pagdaan ko dito, lalabas ako parang ginto. So ganun yung faith niya. So anong feeling niya during those time? God is silent. Tinuro ko na rin to, when God is silent, He is doing a very important work for you. Pagtahimik si Lord, may ginagawa yan. Di ba yung mga bata, pagtahimik, may ginagawa yan kalokohan. Pag si Lord,
tumahimik by ginagawang kabutihan. Kaya huwag tayong mainip. 11 to 12, what he feels during those time, I have kept his way and have not turned aside. I have not departed from the commandment of his lips. I have treasured the words of his mouth more than my portion of food. Pinaglalaban pa rin niya yung kanyang faith. Gigewang-gewang na, nagtatanong na siya, nagko-complain na siya, pero pumapasok pa rin na hindi ako bibitaw sa iyo, Panginoon. Nagtatanong siya, why me, Lord? Pero hindi siya bibitaw sa faith. My lips will not speak falsehood. My tongue will not utter deceit. Till I die, I will not put away my integrity. I hold fast my righteousness. Will not let it go. Job 27:3-6. Oh, ito na, malapit na tayo matapos. The new beginning. Kailan nag-start ang bagong simula sa buhay ni Job? Nung si Lord ay nakialam na. Nung si Lord ay sumagot sa kanilang argumento ng mga kaibigan niya at ni Job, pinagtatanggol niya yung sarili niya, sumagot si Lord bigla. Job 38:1-5. Then the Lord answered Job out of the whirlwind and said, who is this that darkens counsel by words without knowledge? Tapos sabi niya, dress for action like a man. Parang mag-ready ka, sige, magtuos tayo. Tapos tinanong siya ni Lord, alam mo ba kung paano nilika ang daigdig? Alam mo ba yung foundation nito? So inisa-isa ni Lord, alam mo ba itong hayop na to, si Leviathan, saan to nakatira, paano to? Ang tinanong ni Lord kay Job, yung common lang sa paligid, pero hindi niya nasagot. So do you know what God is doing? Ito yung tanong ni Lord sa kanya, do you know what I'm doing? The new beginning, Job 41:2, the Lord said to Job, shall a fault finder contend with the Almighty? Hinahanapan mo ako ng mali, hinahanapan niyo ako ng mali. Pwede ka bang makipagtalo sa Diyos na mali ang ginagawa ng Diyos? Bakit, Lord? Yes, we have the right to question God. But to accuse God of fault, we cannot. Kailanman ang Diyos hindi nagkakamali. Kailanman ang Diyos hindi naging masama dahil ang Diyos laging mabuti. Kahit pangit yung nangyayari, mabuti pa rin ang Diyos na to. So, shall you find fault on me? Sabi ni Lord kay Job. Verse 6-8. Then the Lord answered again from the whirlwind, I will question you and you make it known to me. Dress like a man. Will you even put me in the wrong? Ako ang mali, Job? Alam nyo, lagi napapagbintangan si Lord. Tuwing pangit ang nangyayari, Lord, why me, Lord? Bakit, Lord? No? Okay lang magtanong. No problem with questioning God. But losing your faith in God, that's a big problem. Sabi dito ni Job, Job 40:3-4, then Job answered the Lord and said, behold, I am of small account. What shall I answer you? Laki mo, ang lit ko lang. I lay my hand on my mouth. I have spoken once, I will not answer. Hindi na ako kikibo, Lord, dahil hindi ko naiintindihan yung sagot sa mga tanong mo. So I understand only part dito, sabi dito. Then Job answered the Lord, verse 1-6, I know that you can do all things and that no purpose of yours can be thwarted. Things too wonderful for me which I do not know. Therefore I despise myself and repent in the dust. Merong verse doon sa John 13. Sabi doon ni Jesus kay Peter. Kasi sabi ni Peter, huwag mo hugasan yung paa ko. Huwag hinugasan na yung paa ng ibang disciple. Sabi ni Jesus, hindi mo alam ang ginagawa ko ngayon. Pero later on, maintindihan mo kung ano yan. Maraming pangyayari sa buhay natin na hindi natin alam. Let's acknowledge the wisdom and the goodness of God in our lives. Na alam niya ang mabuti sa atin. Mahal niya tayo. Hindi man natin naintindihan yung mga nagaganap. Ito lang ang pwede nating panghawakan. Mahal tayo ng Diyos. Binigay niya yung bugtong na anak niyang iisa para sa iyo at para sa akin. Tas iisipin mo, hindi ako mahal ng Diyos. You cannot question God that hindi ka niya mahal o hindi niya gustong tulungan ka. Binigay nga niya yung nag-iisa. Balik tayo sa basic. Kaya dito, bumalik si Job sa basic kahit wala pang namatay na Kristo. Sabi niya, di ko alam, Lord, ang isasagot ko.
Hindi ko naiintindihan yung mga pinagsasabi ko. So, he acknowledged the new beginning for Job is acknowledging the wisdom of God. Paano ka makaka-recover sa painful experiences, suffering, sorrow? You acknowledge God is good, even what is happening is bad. You acknowledge na yung kakayanan nating mag-isip bakit ito nangyayari, the purpose and the reason, hindi natin maintindihan talaga, pero maniwala tayo, matalino ang Diyos, hindi yan nagkakamali nang inaalaw niyang mangyari sa buhay natin. Trust God. The wisdom, the love, the power of God. Happy ending. The happy ending. Job 42, 10 and 11. Double blessings. And the Lord restored the fortunes of Job when he prayed for his friend. Sabi kasi ni Lord, pag-pray mo yung mga hangal na yan, kung ano-ano ang pinagsasabi. Then the Lord gave Job twice as much as he had before. Tapos bumisita yung mga kakilala at kaibigan at kamag-anak, bawat isa may dalang pera at mga ginto e binigay kay Job. Piece of money and ring of gold. 42 verse 12. And the Lord blessed the latter days of Job more than his beginning. And he had, ilan yung sheep niya dati? Ilan? 7,000. Ngayon, 14. Ilan ang camels niya? 3,000. Ngayon, 6,000. Ilan ang oxen? 1,000 yoke. Ang donkeys niya, 500 lang. Ngayon, 1,000 na. So, double yung blessing. Okay? Bakit happy ang ending? Yung nawala, binalik ni Lord, mas marami pa eh. Sa book of Isaiah, may nakasulat ganito. You shall be called the priest of the Lord. Isaiah 61:6-7. They shall speak of you as ministers of God, mga naglilingkod sa Diyos. You shall eat the wealth of the nations. In their glory you shall boast. Instead of your shame, there you shall have a double portion. Instead of dishonor, they shall rejoice in their lot. Therefore, in their land, they shall possess double. Tingnan niyo to ha, kaya nga ito yung pinangahawakan ko na hindi namin kailangan mag-abroad para umaman. In their land, sa lupain na yan, kaya kitang i-bless ng doble. Kaya at ginawa ni Lord, doubling blessing sa Pilipinas. Nag-abroad kami para mamasyal lang. A double portion, they shall have everlasting joy. Eh, di ba happy ending? Double blessing, happy ending. Yes? Di ba? Kaya, this is our God. Job 42:13-15. He had also 7 sons and 3 daughters. And he called the name of the first daughter, Jemima, the name of the second, Kisha, and the name of the third, Keren Hapuk. And in the land, there were no women so beautiful as Job's daughters, and their father gave them inheritance among their brothers. Sa Bible, bihira po banggitin yung pangalan ng mga babae. Kadalasan lalaki ang binabanggit. When the name of women was mentioned, ibig sabihin, excellent yung ginawa nito o yung kalagayan nito, naka-highlight. Imagine mo, pang Miss Universe yung kagandahan ng mga anak, kaya naman nabanggit. Walang magandang babae doon na hihigit. Di ba, minsan may mga picture sa Facebook, pag nagkaasawa ako, ganito itsura ng anak ko. Yung bata pa lang, ganda-ganda na. Wala yung sinabi dito sa anak ni Job. Sana lang may picture tayo, no? 42:16. So, most beautiful daughters. And after this, Job lived 140 years. And so his sons, yung mga anak niya, and his son's sons, yung mga apo, 4 generations, apo. And Job died an old man full of days. Pag sinabing full of days, he enjoyed life, binless yung buhay niya. And he lived happily ever after. Parang malungkot kayo. Sabi nila. God is a God of happy ending. God is a God of new beginning. Let's pray. Let's bow our head. Lord, salamat po dahil sa mga kwento na narinig namin, sa storya, tunay nga, mabuti kang Diyos. Kahit pangit na yung nangyayari sa mundo namin, sa paligid namin, o mismong buhay namin, kahit masama na nangyayari, mabuti ka pa rin. Lagi namin intindihin lahat ng mabubuting bagay galing sa Diyos.
All good things comes from above, James 1:17. At lahat na masamang nangyari sa mundo, kagagawa ng demonyo. At ikaw na Diyos namin, you can make all things work together for good. Kahit plano ni Satanas masama, kaya mong patakbuhin yon sa ikabubuti namin. Even these people meant it for bad, even the devil meant it for bad, God, you can meant it for good. Help us to trust you no matter what. Help us to follow you no matter what. Help us to believe in you no matter what. And Lord, huwag naming putulin yung kwento ng buhay namin sa gitna, simula o sa bandang dulo, pagkos tapusin namin hanggang ending talaga. Because you are the God of happy ending. Pag hindi pa to ending, pag hindi pa to happy, hindi pa to ending. Kaya tulungan mo kami, Lord, na magpatuloy hanggang dulo, dahil ang makatiis hanggang wakas, siya lang ang maliligtas at siya lang ang makakaranas ng happy ending. Thank you, Lord. We give you praise. Hayaan mo lahat ng nakapanood ngayon, nakapakinig, kung ano man yung pinagdadaanan ng bawat isa, give them hope. Give them encouragement. Give them joy. Give them faith. Help them, Lord, to believe in you. Thank you, Lord, in Jesus' name. Amen. Amen. God bless you po. See you again next Sunday for another topic for the whole month of February.